Part 5. Hindi napilit ni Eric si Cassandra na muling dumaan sa tulay. Napilitan silang maglakad ng malayo. Hanggang sa makarating sila sa bahaging madaling panhikin. Dumaan muna sila sa bahay ng binata upang magpalit ng tuyong damit. Pinagminindal muna sila ng mag-asawa. Ngayong namayapa na palang pareho ang mag-asawang umampun sa iyo, Cassandra, wala nang dahilan para muli ka magbalik sa Amerika. Wika ni Marina naglapag ng guyabano sa mesa. May trabaho po ako ron at sa susunod na linggo ay baka bumalik na ako ng Maynila. Sagot niya na sinulyapan si Eric na agad na nagsalubong ang mga kilay. Anong sabi ng papa mo? Kakausapin ko po ang papa. May aasikasuhin po kasi ako sa Maynila bago ako magbalik ng Amerika. 2 buwan lang ang bakasyong ibinigay sa akin at malapit na ngang maubos. Dinampot ni Eric ang helmet sa mesa. Kung tapos ka na, ay tayo nang lumakad, Cassandra. Nagulat pa ang 2 babae sa pagalit na tono ng boses nito. Nagpaalam ang dalaga sa mag-asawa at sumunod sa binatang na unang lumabas. Ilang minuto na sila sa daan eh hindi pa rin kumikibo si Eric. Bigla ay nagkaroon ng lambong ang masayang maghapong pinagsaluhan nila. Hanggang sa makarating sila eh hindi nagsalita ang binata. Hindi nito pinasok sa garahe ang motorsiklo. Hindi ka pa ba papasok? Uwi ka ni Cassandra na hinubad ang suot na helmet. Tutuloy ako ng Marina. Siya nga pala, sa katapusan ng anibersaryo ng kasalin na Kuya Fernan at Rose. And that is 8 days from now. Siguro ay makapaghihintay ang anumang aasikasuhin mo sa Maynila. Hindi nito mapigil ang galit sa tinig. Wala namang sinabi ang papa. Wala pang 2 araw, wala nang dumating ka. Natitiyak kung sasabihin nila sa iyo yun. Hindi ko alam kung bakit ka nagagalit. Siguro dahil napag-uusapan na naman ang pag-alis ko. I really enjoy today. Eric, higit kaysa alinmang kasiyahang nadadaanan ko. At ipapasalamat ako sa iyo. Tumangutang-ulang ang binata na sinikap ngumiti. Ginusot nito ang buhok ng dalaga at marahang tinapik sa mukha. Pumasok ka na. Hindi ako nagagalit. Pinatakbo na nito ang motorsiklo na pumasok sa gate si Cassandra. Subalit na natiling nakatayo roon ang dalaga hanggang sa mawala sa paningin niya ang motorsiklo. Isasana na lang niya ang gate na bakal nang mapunang nakatayo sa di kalayuan si Charmaine. Charmaine! Kanina ka pa ba riyan? Natanong ko ang pagdating ninyo. Nakasimangot itong sagot. Maghapon kayong wala? San kayo nang galing ni Eric, Cassandra? Sa farm. Umasim ng tuluyan ang mukha nito sa sagot niya. Inihatid ako ni Eric kagabi. Hindi niya nabanggit na pupunta kayo ron. Naghihinala nitong sinabi. Hindi mapaniwalaan ang babae na nakarating na agad siya sa Quintana Farm. Hindi niya sinabi sa papa at kay Rose. Tulog pa ang papa niya kaninang umalis sila. Kaya kay Rose sila nagpaalam dahil maaga itong bumaba. May dahilan ba para sabihin niya sa iyo? Matagal na akong iniimbitahan ng Tito Damian at Tita Marina sa farm nila. Itinaas pa nito ang noo na parang hinahamon si Cassandra na pasubalian ang sinabi niya. Oh well, siguro dahil gusto lang ni Eric na ipasyal ako sa kanila bago ako bumalik ng Maynila. Kailan yun, Cassandra? Nagkipit ng balikat ang dalaga. Pagkatapos siguro ng wedding anniversary ng mga papa and that's probably later next week. Bahagyang umaliwala sa mukha ng dalaga sa sinabi niya. See you around, Cassandra. At dumiretso na ito. Hindi niya gusto ni Charmaine dahil kay Eric. Pwes, walang dapat ipag-alala. Wala siyang balak dagdagan ng komplikasyon sa buhay niya. Hindi dito ang kanyang mundo. Sooner or later ay babalik na siya ng Amerika. At least, natawid niya ang tulay na nakapagitan sa kanilang mag-ama. Iyon naman ang pinakamahalaga sa lahat.
paniniyak niya sa sarili. Nang gabing iyon ay pinaalam sa kanya na mag-asawa ang tungkol sa anibersaryo ng mga ito. 10th anibersaryo ng kasal ni na Mario at Rose at magkakaroon ng party. Kailangan niyang tawagan ang abogado ni Madel upang ipostpone ang appointment niya rito. Pagkatapos niyang kausapin ng abogado, ay si Aling Maring naman ang tinawagan niya. Maaatraso ako ng uwi, Aling Maring? Opo. Siya nga pala, Cassandra. May tumawag ditong Amerikano. Hindi ko naman maintindihan ang ibang sinasabi. Hinahanap ka? Kent yata ang pangalan? At narinig ko may sinabi siyang Mandarin Hotel? Nagulat si Cassandra. Narito sa Maynila si Kent? Imposible. Mandarin ba ang dinig ninyo, Aling Maring? Umuo ang nasa kabilang linya. At pagkababa ng telepono, ay tumawag siya sa Mandarin Hotel. At totoong naka-check-in doon si Kent. Iimbitahan niya itong magpunta sa Batangas sa mismong araw ng anibersaryo ng papa niya. Nang sumunod na 3 araw, ay hindi nakipagkita si Eric kay Cassandra. Kailangan niya makapag-isip at upang magawa niya yon, ay kailangan hindi niya ito matanaw, malapitan o mahawakan. Ano bang meron ang babaeng ito? At iilang oras pa lang mula nang magbalik ito, ay nawawala na siya sa sarili. Wala pa siyang nakatagpong babaeng tulad ni Cassandra. Maganda, sexy at classy. Pero may palagay siyang hindi binibigyan timbang ng dalaga ang mga katangian itong nabanggit niya. The power she has with men. The power she has with him. Sa kabila ng glamurosong trabaho, she remained simple and unaffected. Sa mga flirtations si Jericho nung gabing iyon, ay simpleng ngiti lang ang iginaganti nito. At isiping magandang lalaki si Jericho. At sa kanya, noong halikan niya to sa tulay, ay kalituhan ang nakita niya sa mga mata nito. Nararamdaman niyang naaapektuhan ito, pero nakapagtatakang umiiwas ang dalaga. Kailan pa nangyaring iniwasan siya ng babae? Hindi iilang babae ang lantarang nagpapakita ng interes sa kanya, showing their best flirting with him. Nagpipilit magpa-impress sa kanya. Some are really trying their best, flaunting their physical assets. And this woman bore him to death. Pero hindi si Cassandra. When she smiles, he can see forever. At paano niya susupili ng emosyong inalagaan na niya mula panuong araw? Hindi niya makalimutan ang sakit na dulot nito nang ito'y umalis. At heto siya uli, makalipas ang 10 taon ay muling nagulo ang buhay niya. Upang muli siyang masaktan dahil aalis itong muli. Samantala, matagal na sa pagkakahiga si Cassandra ay hindi pa rin siya dalawin ng antok. Tapos na niyang basahin ang magazine na dala niya, ay gising pa rin siya. Maghahating gabi na at tulog na ang lahat. Baka kung iinom siya ng gatas ay makatulog siya. Tumayo siya at lumabas ng silid. Malamlam ang ilaw sa pasilyo at bumaba siya patungo sa kusina. Madilim sa kabahayan, pero hindi niya kailangan magsindi ng ilaw dahil kabisado niya ang buong bahay. Bukod pa sa may liwanag na nanggagaling sa mga panggabing ilaw sa labas ng bahay. Binuksan niya ang refrigerator at kinuha ang karton ng gatas. Pagkatapos ay muling isinara ang ref. Paglingo niya, ay muntik na niyang nabitiwan ng karton nang mapuna ang aninong nakasandal sa may hamba ng pinto. Cassandra? Si Eric. Napapikit ang dalaga napasandal sa ref. Muntik mo na akong patayin sa nervyos, Eric. Anong ginagawa mo dyan sa dilim? Mahinang tanong niya, nagulat na gulat. At paano kung nakapasok? May sarili akong susi, Cassandra. Bakit narito ka sa ibaba sa oras na to? Hindi kasi ako makatulog. Naisipan kong uminom ng gatas.
Inilapag niya sa counter ang karton at umabot ng baso sa cabinet. Pagkatapos ay lumakad patungo sa kinatatayuan ng binata upang buksan ang ilaw. Subalit hinawakan ni Eric ang braso niya. Huwag! Tigil nito. Nakalakhap ng bahagyang alak ang dalaga. Are you drunk? Paanas niya ang tanong. I took 2 shots sa brandy kina Jericho bago ako umuwi. Gusto ko makatulog agad paghiga ko. Pero tulad mo, eh hindi rin ako dalawin ng antok. Hawak pa rin ito ang kamay ng dalaga na hindi naman agad binabawi. May problema ka ba, Eric? Nag-aalala ang tanong niya. Hindi niya makuhang lakasan ng tinig at baka magising ang katulong sa ibaba. Oh dear, ano ang ginagawa niya rito at nakikipag-usap ng pabulong kay Eric? At sa dilim? Saka pa lang niya hinila ang kamay at binalikan ang karton ng gatas. Nagsalin siya sa baso at uminom. If you need to talk, narito lang ako. Ano yan ang mangangalahati na ang gatas? Marahang tumawa naman ang binata. Dahil ko yata yan 10 years ago. Nagkibit ng balikat ang dalaga. It only shows that life is full of surprises. Marahang lumapit ang binata sa kanya. Ikinuha ang baso mula sa mga kamay niya at sa bahagyang liwanag mula sa labas ay nakita niyang uminom ang binata sa mismong spot na ininuman niya. Sinadya ng binata yun at gusto niyang baliwalain. Kung sasabihin ko na ikaw ang problema ko. Saka inilapag nito ang baso sa tabi ng gatas. Oh? Alam mo bang iyong linya ng isang kanta? Hinibig nito ang kanta. I spent so many mornings just trying to resist you. Bumilis naman ang pintig ng puso ni Cassandra. Early morning madness. Madness? That's right. Matabang nitong sagot. So, I don't want to want you, babe. Kasabay noon ang isang buntong hininga. Sumandal sa counter ang dalaga. So, walang problema. Sinikap niya maging natural ang kanyang tono. Pero biglang parang may pumisil sa dibdib niya. Bakit naghihinanakit siya sa sinabing iyon ni Eric? Hindi ba't iyon naman ang dapat at gusto niya? Hinarap ni Eric ang dalaga. Nasaktan sa pagbabaliwalang iyon sa tinig nito. But you're driving me out of my mind, Cassandra. Oras-oras sa ikaw ang nasa isip ko. At napakalakas ang tinig nito. Huwag, Eric. Ayokong... Alam ko. Pagalit nitong agap. Maraming babaeng dumating at nagdaan sa buhay ko, Cassandra. Pero walang lumigalig sa akin ng ganito. Maliban sa'yo. Kahit ako ay ayoko ng damdaming dulot mo sa akin. I want you out of my mind. Out of my system. Nagagalit ako sa sarili ko sa nangyayari sa akin mula nang dumating ka. Hindi kita maintindihan, Eric. Dahil hindi mo gustong maintindihan. Umalis ka nang minsan at nasaktan ako. Ngayon, heto ka na naman upang umalis muli at upang masaktan din akong muli. Ang pinakamasakit ay hindi ko magawang iwasan ka. Ang sabi mo, maraming babae. Siya rin ang nasaktan pagkasabi noon. Nagbigay siya ng suggestion pero nasasaktan siyang isipin kapiling si Eric ng ibang babae. Si Charmaine halimbawa. I want you. Pinaghalong galit at passion ang nasa tinig nito. Sa loob ng 3 araw na sinikap kong iwasan ka, kalahati ng pagkatao ko ang nawala. I feel so lost and empty without you. Dati na akong wala, Eric. And life has no meaning. Hinawakan ng binata ang batok niya at hinaplos yun. Sa bahagyang liwanag, ay nakita niya ang pagbaba ng ulo ni Eric patungo sa kanya. Ibinubulong ng isip niya na umiwas at tumakbo.
pero ayaw ng puso at katawan niya. Marahas ang halik na iyon ng binata. Sinasadya siyang saktan na para bang ibinubuhos sa halik na iyon ang galit nito sa sarili. At inaasahan itong itutulak niya. Sasampalin o di kay iiwasan. Kung magkaganon, ay tutulungan ito ni Cassandra na paglabanan ng sarili. Subalit hindi ginawa ng dalaga yon. Bagaman, bahagyang nabigla at nasaktan, ay nagpaubaya si Cassandra. Naamoy niya ang brandy sa hininga ni Eric at hindi niya akalaing nakakaaraws na pala ngayon ang amoy ng alak na yon. And he tasted milk. A very erotic combination. My God, you're soft and beautiful. Bahagya lang siyang inilayo nito pagkatapos ay muling inangkin ang mga labi niya. Nang maglandas ang kamay ng binata sa dibdib niya, ay kinabahan si Cassandra. Kasabay noon ang paguhit ng init sa kanyang katawan. Marahan siyang kumawala at hindi niya kayang pakitunguhan ang damdaming yon. Are you going to kiss me till morning? Bulong niya. You are melting my knees. Na siyang totoo. Kung wala ang mga bisig ng binata ay baka maupo siya. At ano ang sa palagay mo ang ginagawa mo sa akin? Sagot naman ni Eric sa tinig na hindi niya alam kung galing sa kanya. Mula sa balikat ng dalaga ay bumaba ang kamay nito sa likod at pababa niya. You're not wearing anything underneath this flimsy nightgown. Bulilas nito. Anong gusto mo mangyari sa akin, babe? Ungol lang binata na idinikit ang katawan sa kanya. Pinanlakihan ang mga mata ang dalaga. At inaasahan niyang matatakot at magagalit siya tulad ng ginawa niya kay Ken. Taliwa sa inaasahan niya ay ibang damdamin ang dulot nito sa kanya. Sensasyon sa halip na galit at ang pagguhit ng init sa katawan niya pababa sa halip na takot. Please, don't do this. Pagsusumamo niya. Pareho tayo ng nararamdaman, Cassandra, hindi ba? Nagyuko ng ulo ang dalaga. Kung sakaling aminin niya, ano pa ang silbi nun? Anong gusto mo, Eric? Bulong niya uli. Ikaw. Ikaw, love. I want you so much that it hurts. At ayokong saktan ka. Aalis din ako. But if it's my body that you want, maybe. Maybe. Pagalit siyang binitiwan ito. Cassandra! I need you and I desire you. And definitely I want you in my bed. At kung iaalok mo sa akin ang sarili mo, ay alok mong lahat. Ibigay mong lahat. Ayoko ng pansamantala. Ayoko ng kalahati. I want you in my life. Forever. Nagiinit ang mga mata niya. Masakit na ang lalamunan niya at dibdib sa luhang pinipigil. Kung magsasalita siya, baka tuluyan siyang mapaiyak. Hinawakan ni Eric ang mukha niya. And make you fall in love with me, Cassandra. Maybe. Then maybe you'll stay. Mahal na kita, Eric. Pero hindi sapat yun para manatili ako dito sa bayang to. Sa isip ng dalaga. Come, get some sleep. Inakbayan siya nito, papanhik sa silid niya. Kinabukasan, inayos ang dalaga ang sarili. Pinalitan ang pantulog ng shorts at t-shirt. Maaga pa'y narinig na niya ang motorsiklo ni Eric palabas ng gate. Naranasan niya ang pinakamahabang gabi sa buhay niya. Saglit man ay hindi siya nakatulog. Inukupang lahat ni Eric ang buong pag-iisip niya at wala siyang magagawa roon. Kahit siya ay hindi niya mabigyan laya ang damdamin. At dito muna po nagtatapos ang part 5 ng ating kwento. Samahan niyo ako muli para sa part 6 ng kwento, The Pain of Yesterday. Maraming salamat po.